Pinakamasarap na yata to ng luto ng pata. Siyempre naman, hindi tayo papayag dito sa ating channel na hindi tayo magluluto ng ganito. Na kahit naman na hindi ganong healthy, pero paminsan-minsan lang ay okay lang naman yan. So, hiniwahiwaan ko lang yan. Ginilit-gilitan ko lang yung ating pata. At syempre, inalis ko yung pinakapaa, pero yung iba, gustong-gusto talaga ng paa. Nilagyan ko lang ito ng laurel leaves. Sinati ko sa gitna itong ating bawang. Buong paminta, tanglad, at sandamakmak na asin. Ilagay na natin itong ating tubig at i-pressure cooker lang natin ng 30 minutes or hanggang sa lumambot, pakuluan kapag wala kayong pressure cooker. In-air dry ko muna at pinat-pat ko lang yan para maalis yung excess na liquid niyang ating nung balat ng pata. Tapos ay tusok-tusokin lang natin ng tinidor. Lagyan natin ng asin. At massage-massage natin yan. Magkabilaan po yan ha. Lalagyan natin ng suka, pahid-pahiran natin. So gumamit na lang ako ng brush para naman mas mapabilis ang paglalagay ng suka. Ayan, sinabay ko na rin yung asin dito sa kabila. I-air dry lang ng overnight or hanggang sa matuyo yung balat. Maghiwan na tayo ng ating green chili, red chili. Itong ating sibuyas. Dalawang pirasong red sibuyas na yung ginamit ko dito. Pero maliliit lang yung size nito. Pwede rin kayong gumamit pa ng mas marami pang sibuyas pagdating dito ha. Ilagay na natin dito sa ating mangkok ang ating sibuyas. At itong ating green chili, red chili. Lagyan natin ng kalamansi. Pigaan natin ito. Lagyan ng asin, suka, at pampabalans sa asin. Lagyan natin ng tubig or mainit na tubig at konting toyo. Haluin natin. Lagyan natin ng paminta. The more paminta, the more mas masarap. Mas masarap talaga yan, nababad na yung ating sausawan. Lagyan natin ng Knorr liquid seasoning para mas masarap ang kalalabasan ng ating sausawan. Iprito na natin itong ating pata. Ayan, make sure lang may takip ka ng iyong kawali para naman hindi ka matalsikan at talagang ito ay pumuputok-putok. Iilag ka talaga dito. Pero naman, worth it naman ang pag-ilag mo sa mantika. Pagka naprito na ng ganito ay rest lang natin ng around 10 minutes ganun. Ay okay na yan. I-second fry natin para naman mas malutong ang kalalabasan ng ating crispy pata. O diba, worth it ang paghihintay mo ng overnight kapag ka ito ang ulam mo. Ayan, ang sarap lang papakin to ah. Yung kinukurot-kurot mo yung balat. Tingnan nyo naman, ternong-terno itong ating sausawan dyan sa ating crispy pata. Pagka talaga pinapanood ko to, nakakatakam lang. Tingnan nyo naman at napakalutong. O diba, papakita natin yung loob. Talagang juicy, juicy yung loob ng ating crispy pata. Isausaw na natin. At kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalimutang mag-follow sa ating Mommy K of Crush Cucina. Sausaw pa natin ulit at tikman natin. Ayan, tingnan nyo naman yung taba. Crispy yung balat, pero yung taba, juicy at nagmamantika. Yan talaga yung masarap na part ng ating crispy pata. Yung balat, ang sarap lang papakin. Pasintabi sa mga high blood. Enjoy!